magkakaroon ng space dito. Lalang share ko lang. Aba na, diba? Lalo yung nasa side. Ito, yung nasa side. Then, haba na. Wala na akong makita. Wala na akong mata. Wala na. Ito na yun. Nag-makeup. Di na ako nag-makeup eh, no? Dapat di na ako nag-makeup. Tapos ginanyan ko na lang. Sayang pa man din. Ang ganda pa man din ang makeup ko ngayon eh. Oh. Diba? Do we? Ayan na lang. Ganyan na lang. Para may makita ka. Kasi, hindi ko magbabank na ako eh. Anyway, Aliza. Charot mo, ate girl. Ayan, ganyan na lang. Uy, meron tayong picture nung nasa MSC. First gen, ano. Ganito yung buhok ko. May picture tayo nila, Faith. May picture kayong dalawa sa akin. Nakaganyan kayo. Nakaganyan kayo. Upload ko nga yun. Hindi, sa MSC. Ayan! O, oh, sige, hindi na tayo magbabangs talaga. Hindi na talaga kaya ng bangs kung mag-full bang sentence. Nakaganyan. Pwede naman. Mas gusto, nasa image mo kasi may bangs eh. Gulo natin. Wala, ang agenda lang natin today is mag-decide kung magbabangs ako or hindi. Paano ba yung see-through na bangs? Wait lang, ayusin natin. Pag gumabot tayo ng 25K, ipapakita ko yung picture. Pwede ba? Bawal ata eh. Bawal ata eh. Uy! Nanood ako anime kagabi kasi wala na akong magawa. Ano? Yung, ngayon ko na napanood yung Jujutsu Kaisen. Ganda! Na-addict ako. Sabi ko, labat niyo ako nung ito pinanood. Ayun, hindi ko tuloy nataas kagabi. Mamaya, tapos yun. Hey. One eye bangs? Nakaganyan. Episode 7 na ata ako. Bakit ganun? Akala ko mahaba siya na anime. Like mga season 3 ganyan. Isang season labat ko. Sabi ko lang, parang bitin to ah. Pero ayun nga, may movie. Sabi ko, shucks, kaya ako lalong na-hook kasi ang ganda nung ano, opening at saka nung ending song. Bihira kasi maano eh, makuha na ng attention ko yung mga bagong anime ng ngayon eh. 2020 pa pala yun. Yun yung mga time na busy ako mag-self-training talaga. Kasi wala talaga akong time. Wala talagang pa kasi ibang bagay kundi mag-self-training lang. Tapos baby blues, schedule, ganyan. Kaya wala talagang time. Tapos first year pa ako noon, di ba? Ano pa ako nun? Freshman? So yun. La eh. Ganda. Ganda pala! Ganda. Ayun yung pinapatugtog ko. May bago na naman ako na-discover. Yung Ali Band. Bakit na-delete yung first take nila? Kanina ko lang na sila na-discover. Ano ba ulit yun? Lost in Paradise, man. This is my new jam. Bakit ang ganda na ito? Ay. Ang ganda! Bit ko yung mga kanta nila! Nanood ba kayo nito? Ang ganda yung ending! Ito yung ending, diba? Ang ganda eh! Kagabi ko lang na-discover eh. Tapos kanina ko lang sila sinet. Gusto ko kasi yung... Ang ganda ng vibes ng kanta. Good evening. Hello. Sila pala yung Ali, yung band name. Ano? May issue sila. Issue sa... Hindi ko, parang narinig ko nga yung issue na yun eh, yung about sa drummer. Sa drummer nila. Tapos ano, parang dahil doon parang naghiyatos sila. My God.
sorry, Marites. Hindi, ayun, kasi nasayangan lang ako. Kasi na-delete yung iba nilang videos. Sayang views, diba? Sobra. Ayan, okay na ganyan. Okay na to. Patutugin natin, ang ganda eh. Ganda talaga. Yeah, J-pop song. May fan screening sa 18. Ah, ito pala. Ah, ito pala yung sinayang yung lating. Yeah. Sa ano? Ah, sakto. Eh. Ay! Wala! First day of class ko. First day of class ko yun. Ayan? Ano ba yan? Yeah. Oh, hindi naman ako saling. Gara. Oo nga, sabay pa sa event ng ano, Eminem. Kaya nga, ba't ka galit? Hindi nga hatid ng sports. Hindi naman nagpapaliwanag. Okay kasi! Gara naman ng 18? Ang gara naman ng June 18? Shucks! Ba yun? Kasi bakit kasi? Ano, absent na lang. Tanood ng Jujutsu Kaisen tapos di umatay ng event. Ano ba? Huwag niyo akong tularan. Ang daming pangyayari sa 18 na inis ako. Hindi, okay lang. Kaya papanindigan ko to. Ang 18 lang ba yung screening? Baka naman meron pang ibang day. Saturday yun, di ba? Saturday yung 18, di ba? Ba yan? Huwag na hintay na lang natin i-release sa ano. Sabihin ko sa mga kaibigan ko, ano niya na lang, patagong record. Nagpirata pa nga, ay joke lang, huwag niyong gagayain niya. Joke lang nga, huwag niyo ako susunggong. Charot! Yeah, wala na akong makakita. Pero legit ang ganda ng makeup ko ngayon. Tapos... ganyan na lang muna. Ano ba yung ano na opening? Crush ko na si Gojo Sen. Una si Megumi. Lala. Kaya pala sikat yung character na yun. Now I know. Joke lang, hindi pa ako decided ko si Megumi or si ano. Si Gojo. Anong genre ng ari? Parang ano eh. Hindi ko alam yung tawag eh. Pero may rap, may mga rap kasi yung kanta nila. Parang may pagka-westernish na vibe. Hindi ko alam ano tawag eh. Pop ba? J-band sila. Oo, tapos ang dami rin nilang members, no? Ang dami nilang members. Ay, yung drummerist kasi. Yung drummerist kasi, ano ba yan eh? Sino? Hindi, yung drummerist kasi nila, nagka-issue. Tapos parang... kailang year ba yun? Meron akong narinig na gano'n eh. Yung about nga sa drummerist, gano'n. Pero hindi ko masyadong, kasi hindi ko sila kanala nun.
about sa dramaries nila. May kaso, tas yun, kaya naghiyatas yung band. Ah, parang cartoon lang ah. Kasi ang una kong rinig sa kanila, parang may pagka SKA? Sound sila? Tama ba ako? Ito maganda din. Sino kumanta na ito? Meron pa akong isang gustong panoorin, Tokyo Revengers. Kasi ang dami kong parang feeling ko maganda. Maganda ba? Nanonood kay Tokyo Revengers. Ngayon na lang ako nakapanood ng anime. Ano mas bet nyo? Tokyo Revengers or Black Clover? Kasi yung pinapanood ng minsan ko eh. Ito yung opening. Hi, Sir Jens. Black Clover. May kinakanta ko sa inyong Black, nung ano, di ba? Ending ng Black Clover. Yung intersection yung kumanta. Tokyo Revengers. Mukhang maganda. May live action na. Ang ganda na ito. Ang cool. Feeling ko ang cool ko pagka pinapatutok ko. Tokyo Revengers. Yes, Saiki. Maganda. Kahit yung sinayin dito. Kailan? Saan? Pagdagandahan talaga ako as Saiki. Oo, kasi lagi ko nakikita yung sa mga kapo-funders yung ano, mga live action. Hindi ko pa napapanood yung anime. Kilala ko kasi mga actor eh, kaya parang hindi ko umano. Siyempre, panood ko muna yung anime bago yung ano, live action. Isaiki yung comedy. Talaga, search nga natin. Search natin. Ang ganda yun, no? Saan niya sinayaw? NHK. Saan siya nainihi kami? 10 minutes niya nang inaral yung kanta. Baka sa CDTV, charot. Hindi ko pa nga natatapos yung ano eh, yung... Ano ba yun? Yung tayo-tayo yung buhok tapos merong isang blunt. Yankee Turbanese. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung title. Si Kento yung ano. Nalimutan ko. Maganda rin yung nakakatawa. Netflix. Pagka talaga nakukuha yung interest ko, nakakabisado ko agad yung ano. Guys, hanggang ano lang ako, hanggang 7. 7:10. Bakit ang cool ng kantang to? Ngayon ko lang na nalaman, itong band na to, Eve. Ganti mga gusto kong kanta. Pero grabe yung Ali talaga. Ang ganda. Ang ganda ng mga kanta nila. Ay, hindi sila banda? Talaga? Ano sila?
Hello, Jero. Hello. Thank you. Ayan na, makapag-party na tayo. Oh, guys, gusto ko 50k today. 50k. Siyempre, 50k na nga lang kota natin. Hindi nyo pa bibigay. Gara nyo. Tsaka po yung mga animated ng mga MC. Pero seryoso, ang ganda ng Jujutsu Kaisen. Gusto ko yung concept ng curse and sorcery. Tsaka kung paano nirelate yung mga negativities ng mga tao. Ang astig lang. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi episode 7 pa lang ako. Maganda na rin ganda ng ano eh. Sa Tokyo Revengers. Kahit di ko pa alam. Magaganda kasi. Ano eh. Higitan niyo po. Wala kasi siyempre. Expect na. Nakita ko na dyan sila sa idea mo. Ganda ng fighting song. Oo, ang ganda. Hindi, tsaka hindi ako naboboringan. Usually kasi ano. Hindi ako naboringan sa kwento. Tsaka parang ano, parang gusto ko pa ulit manood ng isa pang episode gano'n, kaso inantok na ako kagabi. Ano, saka ako nag-start manood. Na-curious lang ako. Dapat nag-arap akong movie, tapos napunta ako sa pag kapanood ko na ba ito ngayon? Sige na nga. Tapos yun, usually kasi hindi ako may sa mga gantong genre ng anime. Gusto ko puro romance and kung ano-ano. Yan, kung ano-ano. Tapos ayun. Ayan! Medyo tumatak siya sa isip ko. Ibig sabihin maganda talaga siya. Ala, hindi ko mati-check kasi ano, baka mawala yung live. Baka mawala eh. Baka mag-freeze. Mamaya, check ko. Yung last episode bago matulog, pero may last pa pala. Ayun nga, sabi ko dalawang episode lang. Mabot ako episode 7, men. Pero siguro kung hapon ko yung pinanood, baka tapos ko na siya ng isang araw. Pero syempre, imposible na yun sa routine ko kasi dami kong ginagawa eh. Oh, after lives, check ko. Dito pa, dun pa nagaling, dito pa nagaling yung ano. Ah, wait lang, ito pala, ito kasing thumbnail na to. Dito pala siya galing, ito oh. Yan, yung thumbnail na yan, lagi ko nakikita yan. So, dun pala siya galing. Sabi ko lang, okay naman na ito. Tapos, parang nakikita ko pa siya sa mga article-article eh. Sabi ko lang, dun pala siya galing. Okay, now I know. Tapos, ayun. Tapos, mag-report ka tungkol sa pinanood. Hindi. Bukas, meron ulit akong live. 6 ulit. 6 p.m. Na. Ito pala yun, nagulat talaga ako nung kinain yung ano yung daliri. Yuck! Yung daliri. Ni ano, ni Uji, my gosh. Ay wag, joke lang, hindi nyo pa ba napapanood? Pero panoodin nyo. Remember? Akala ko, cold rain is, ano? Order? Or get your money? Ay, hindi pa. Wala pa ako dito sa, ano? Wala pa ako sa... Ano ba to? Opening? Uy, ang ganda, man. Ang ganda. Masato, wait.
Parang pinapalo ko siya sa IG, si Masato. Ah, oo. Tama. Pinapalo ko nga ata. Ay, hindi. Saan ko pa siya nakita? Hindi pala, joke lang. Ay, wait lang. Saan ko pa siya na... Check niyo nga, kung pinapalo ko siya. Masato Hayakawa. Masato David Hayakawa. Nandun siya na sa television. Kalimutan ko kung saan ko siya nakilala eh. Sa mga collab-collab, yun ba? Tama ba? So, dito na yung mga J-Rock. Nandito ka po, dapat gano'n. Ala. Bakit ako naghikab? Bakit ako naghikab? Eh, nagkape ako. Naghikab yan. Pinagpuyat. Hindi, lagi naman ang puyat. Hi, Ate Ria. Good evening. Thank you sa lechon. Thanks. Hindi ako puyat. Puyat pala. Puyat. Feeling ko papayad yung cheeks ko pagka nagpahaba ako ng bangs. Kasi syempre, magiging ganyan yan o. Tapos, ganun. Kaya gusto ko magpahaba. No. Here. Diba? Laga. Okay naman, chicks. Hey! Mabait na ako ngayon. Pumayat ako. Pumayat ako. Pansin niyo? Yay! Effective yung ginagawa ko. Pero hindi na ako masyado matagal mag-work. Paturo. Ano kasi ako eh, the dumbbells, tapos ano, the dumbbells is, ano, ayun, magkahiwalay na yung arm, yung, ano, upper body workout sa, ano, sa lower body workout. Yan lang. Gym instructor. May future ako mag-yoga instructor, wag kayo. Hey! Charot lang. Pero ano, yun. Actually, wala naman akong binago sa routine ko. Ewan ko, baka hindi lang ako masyadong stress. Feeling ko isang malaking factor yung stress. Oo. Pansin ko, pansin din namin na pag nai-stress ako, mataba ako. Yun. Kasi ba, dapat e cardio workout mo na bago yung intense? Hindi. Dapat daw ano, dapat daw mag- buhat ka muna bago ka mag-cardio para ano. Yan. Sa iba. Pero depende rin kasi yan sa mood. Depende rin kasi yan sa katawan mo. Ako kasi noon, ano yung una yung cardio, effective naman siya. Pero sa guys, kasi madali kayong magpapayat. Sa amin, medyo mahirap eh. Kasi, pag na-stress yung mga babae, ayun. Oo, oh, inahanap po talaga mag-workout. Hindi pwedeng wala iyon. Patagtagin ulit natin Lost in Paradise, ha? Sorry, ah. Ang ganda, eh.
na lang, Haruka. Diyan, kapag napunta ka na ba sa maling tao, papayat ka raw. Malay ko. Sa akin, tumataba ako eh. Tumaba ako eh kasi na-stress ako eh. Depende yan. May mga tao kasi pag nai-stress, pumapayat. May mga tao naman pag nai-stress, tumataba. So, alam nyo na. Ba't ako matabaan? Oo, yung iba kasi nag-i-stress it. Or minsan sa hormones. Diyan, daming fans talaga. Working so cute. Fan me. Really? I don't. Hindi ko siya kilala. I'm so sorry. Ala, wala na nagsesend. 1 hour lang ako eh. Nakaka 38 minutes na tayo. Ay! Ba't pala nag-ipit ako? No? Ba't nag-ipit ako? Same time. Thank you, Joe. Uy, guys, wala na tayo. Extend today. Ayan. Ano na siya? Umaba na siya. Pwede na. Medyo pwede na siya. Pagka ano, may nabasa ako, pagka happy ka, parang may napuprodus na ano, sak, nakalimutan ko eh. Basta, pagka happy ka, mas ano ka, mas, pagka sa mga nag-i-stress eating, kailangan humanap kayo ng bagay na bako kasi, para ayun. Eh, nati-trigger na, nakalimutan ko, sorry. Ayun. Kaya sabi ko, kaya diba sabi sa inyo, happy ako man. Thank you, TC Beans. Exercises under things ka. Yung happy, wait lang. Basta makokontrol yung ano, yung... Nasa dulo ng dila ako, nakalimutan ko kasi hindi ako sure. Thank you! Basta pag ano, pag happy ka, ano, hindi ka masyado magugutok. Ayun, sa madaling salita. Nakaka-happy. Basta, meron naman ano, mga emotional eater. Depende talaga pagka naging ano. Minsan pag sobrang happy or sobrang sad, nag-i-eat gano'n ng madami. Dami kasi yung hormones related sa ano, sa hunger. Ano ba yun? Ano yun? Kalimutan ko. May live ako, yes. Search natin. Ah, yung hormones na nagko-control ng appetite natin. Ayun, leptin. Ay, hindi. Ghrelin. It's a hormone na nagko-control ng appetite. Levels of leptin, the appetite suppressor. Leptin na ata yun. Ganto gawain ko eh. Happy hormone and leptin. Ano, ganyan ako guys. Pagkakanwari, ano, may curious ako. Na ano ko. Lalo. Tinuturo ba to sa school?
Kasi wala akong maalala na tinuro to sa amin eh. Dopamine ba or dopamine? Sige na nga, ngayon ko na ipaprocess sa utak ko kung ano. Yun, yung happy hormones natin. Kailan ko ba yung nabasa? No? Isang araw ko lang yung nabasa. So, ayun. Kalimutan na natin. Baka mapalecture ako bigla eh. Nalilito pa din ako eh. Kayo ba? Aware kayo sa ganun? I mean, na-dejubal kayo about dun sa dopamine, leptin, ghrelin. Yung ghrelin, ayun pala, magkabaligtad pala sila. Yung leptin, yung ano, appetite suppressor. Tapos yung ghrelin, yung hunger hormones. Ayun, na-process ko na ulit. Hello, Mino. Thank you, Ramil! Yeah! Ayan na, 10K, 11K na tayo. Magkaya ba natin mag 50K? Less than 20 minutes na lang tayo. Ano, endorphins? Minsan, ano eh, minsan ganyan yung mga ginagawa ko. Sinaswitch ko kung ano eh. Pagka ba, ano, yung pagka ba malungkot ka, mas ano, mas prone ka sa ano, mas prone kang magutom or what, ganyan, mga ganun-ganun. Tapos, anong pinagkaiba ng, ano yung mga, ano yung, ano, correlation, what are, correlation, ang ganda ng mga bagay, alam mo yun, ako lang ba yung ganun, basta pag nakita niyo yung ano ko, yung search bar ko, yung mga suggestions sa search bar ko, kung ano-ano lang, ako na nanonood na may boss sa weekday na tapos nasa number. Yay! Nasa number ito kami. General, hinahanapan ko mga articles and citation bago ako gumawa. Eh. Uy, pero di maarok. Anong di maarok? Alam niyo ba guys, gusto ko i-ano dati. Ay, gusto ko i-ano dati. Gusto ko i-exercise yung brain ko. So, recently, kung ano-ano yung mga pinapanood ko na na-amaze ako. Pero hindi ko pa rin siya ma-explain pag ako na. Thank you sa halo-halo. Dati sa school, ang galing ko mag... Dati talaga, ako lagi reporter kasi ang galing ko daw mag-explain. Ngayon sabi ko, ba't wala akong ma-explain sa mga nalalaman ko? Or baka takot lang ako magkamali? Ala, thank you, ala 100! Yay, 100 halo-halo. You know, 100 halo-halo. Ganyan lang tamang pagsisend ng halo-halo. 100, 100. Oh, di ba? May pasobra pa. Dahil special ka. 100, 100. Ay, ako lang pala yung masaya. Ayan. Yun, gusto ko exercise yung brain ko. Kasi kung napapansin nyo, Antagal ko bago ma-organize yung thoughts ko, bago ko sabihin. Hindi ko alam po natatakot ba ako magsalita or ano eh. Or nagda-doubt ako sa sasabihin ko, mga ganun. Kasi dati tuloy-tuloy talaga ako magsalita. Parang hindi ako nag-aalin lang sa mga sasabihin ko, sure na sure ako sa mga nalalaman ko. Feeling ko kasi pumupuro na yung utak ko. Feeling ko kasi tumatanda na ako. Nababali-baliktad ko na. Even sa lyrics. Sa mga lyrics dati, kahit wala akong ano, nakatapat na lyrics sa akin, kabisado ko talaga siya. As in, kabisado ko siya. Lahat ng kanta ng katod, kabisado ko. Pati yung ano, yung lagi kong mga pinapakinggan. Ngayon hindi, pansin nyo, lagi ako nakatingin sa lyrics. Kasi ano, nalilito ako. Bakit kaya? Lola na ako. Gusto ko i-exercise yung brain ko kasi feeling ko masyado akong nagpo-focus sa ibang bagay. Hindi ko na masyado na-exercise yung brain ko. Eh, syempre, kailangan. Hindi naman tayo matalino. Hindi naman tayo natural na, ano, matalino. Kaya, sana na-exercise yung brain ko. Ay, kasi, feeling ko yung body ko na yung nag-exercise eh. Kasi sabi nila, pagka nag-exercise ka madalas, or regular ka nag-exercise, mas,
yung focus mo sa mga bagay, mas ano, o tingnan nyo, di ba, nai-stop na ako. Ano nangyayari sa akin? Ay, may mas magaling ka mag-focus sa mga bagay. O, ganun. Naglalag ako, di ba? Ayun yung gusto kong mawala. Bakit ganun? Ayun. Tapos feeling ko, yung mga sasabihin ko, wala nang connect. Tapos, makakalimutin na ako. Wala, hindi ko na maalala yung mga nangyari noong 2016. Mga ganun. Mga important events sa buhay ko. Dahil, ganun ba yun? Dahil pagka nagka-anxiety ko or nagka-depression ko, feeling ko dahil sa pinagdaanan ko, nabura lahat ng mga... ganun yung mga sinesearch ko. Minsan, pagka ba depressed ka, ano, ganito, may kinalaman ko siya sa, ano, sa memories natin. Ganun. Hindi ko alam. Hindi talaga kukonek pag mabagal nito. Sorry ah. Pero, yun nga, wala lang. Share ko lang kasi wala na akong makwento eh. Ano ang makwento sa inyo eh? Asa na ba ako ulit? Ayun, sabi ko naglalag ako. Feeling ko kasi yung body ko lang yung na-exercise. Pero yung brain ko, hindi totally na-exercise. So yun, iba yung exercise mo sa body and sa brain kasi magkaibang bagay din naman sila. Diba? Kahit pa paano. Diba? Tama ba? Tama ba ako? Hindi ko alam. Ako lang may sabi na. Mga bagay na dati hilig mo pero depressed. Guys, Stitio Media? Tama ba ako? Do you do some brain exercises? Hindi, pero hindi pa sa ngayon. Pero recently, gusto ko mag-try makinig ng may mga sense na bagay. Sa may mga, pwede mga podcast or mga, yung mga speech ng ano, ng mga motivational speakers, mga ganun, lalang, baka sakaling bumalik yung vocabulary ko. Kasi feeling ko ano eh, ayun yung nawawala sa akin na hinahanap ko din sa sarili ko. Nahirapan ako mag-explain ng mga bagay. Feeling ko nabobobo ako. Alam niyo, feeling ko nabobobo ako recently. reading effective, no? Reading. Pero minsan, napapansin ko, minsan kakabasa ko lang, nakakalimutan ko siya. Tapos parang mas effective sa akin ngayon yung ano, listening. Because listening is everything. Charot! Pag-gas yan. Ewan ko, depende. Minsan depende sa interest talaga eh, no? At the moment. Minsan kasi may ginagawa ako. Pag nagbabasa ako, syempre, hindi ako makapag-focus, diba? So, feeling ko yung listening yun. Effective siya sa akin ngayon. Si Jim Quick, try mapakinggan mga podcast niya. Oo! Yung podcast, mapakinggan mo. Hala, ayoko! Nag-cringe na ako. Piling ko, alam nyo, yung mga sinabi ko ng podcast ko, hindi ko na siya matandaan. Hindi ko na siya natatandaan. Ewan ko, feeling ko kailangan ko mag-reset. Feeling ko kailangan ko mag-reset, tapos maaalala ko ulit lahat. Or sadyang, sa sobrang cringe ko sa sarili ko, gusto ko, may mga traumatic events sa buhay mo, gusto mo na lang kalimutan. Feeling ko ganun nangyari sa akin eh. Yun siguro yung trauma ko na hindi ako aware na yun, may mga trauma ako sa mga bagay na yun. Tapos, parang, ano, kusang tinanggal na system ko yun sa akin. Ganun. Ganun yung feeling. Ewan ko. May ganun, di ba? Nakafocus kasi podcast niya sa brain power. Laking tulong niya, promise. Ala! Gusto ko yung mga ganyan! Kasi feeling ko kaya din hindi, ano, kaya din... Meron ako nabasa. Wait. Yung... Wala, nahiya ako. Yung crystallized intelligence natin at saka yung isa. Wait, ano ba ang tawag doon? Basa ko lang eh. Alam nyo ba yun? Aware ba kayo din? Yung subtypes ng general intelligence natin. Ay, wow, naalala ko! Yes! Crystallized intelligence. Ayan, yung mga bagay na hindi innate sa atin. I mean, nakalimutan ko yung isa eh.
O di ba, ayun, fluid intelligence, yun yung innate sa atin. Yung crystallized intelligence, yun yung ano, yung napapractice, mga ganun. Feeling ko humina yung, ano to eh, humina ako dito, sinasabi ko. Hi, Daddy Uno, pikilala mo pa ba? Tama ba yung pagkakapronounce ko sa name mo? Stisho? Stisho Mitya? Or Mitya? Stiko. Stiko Mitya. Stisho. Sabi mo dyan? Stiko pala. My gosh! Hala. Stisho Mitya! Sorry na! O, diba? Yun. Nawawala iba kong ano eh. Kabilad. Ano ulit yung pangalan? Bakit gano'n? Nakalimutan ko na agad na. Nakakainis. Ni... Kaya ko to. Ala, ibig sabihin pag nag-test na, wala na. Bagsak na ako. Gym quick. O naman, uno quick. Gym quick. YouTuber. Meron akong napakinggan. Kilala niyo si ano, Sud. Sorry, wait lang. Hindi eh, ano siya, Indian siya. Na motivational speaker. At a yoga instructor din siya. Kung kilala niyo 'yun. Gym quick. How to sleep smarter. Uy, Tori. Do this and you will get... Ganda yung mga napapanood ko ngayon. Nalimutan ko. Wait. At tignan nga lang sa like videos ko. Sadguru! Sadguru, tama ba? Ito, exercise to sharpen your brain. Aba na nabangs ko na. Yung sad, yung S-A-D-H, ito oh. Ayan! Yan, siya yung napanood ko. Wala lang, sobrang... Ano, wala lang. Ang ganda. Agree ako sa kanya. Ang ganda ng mga sinasabi niya. Ano siya eh? Alam ko may ano siya, yoga instructor. Indian guru. Yoga guru. Basta, ang ganda ng mga sinasabi niya. Yung tipong, pati yung mga ano, yung mga kinakain natin, basta panoodin nyo nang malaman yung sinasabi ko. Kinesig podcast na pinapakinggan ko. Ayan, oo, siya tama. Kasi, nagsasearch ako nung nakaraan, kahapon ata yun, nagsasearch ako na, yung about sa tongue natin, sorry ah, weird talaga ako. Yung abot sa tang natin, yung position, yung tamang position ng tang natin. Kasi, yun sa akin kasi, kaya ako may double chin kasi yung posture ko, hindi maganda yung posture ko and yung dito ko, hindi ko alam ah. Kaya ako chubby, kaya mabagal yung metabolism ko kasi hindi maganda yung posture ko at kaya hindi maganda yung posture ko kasi yung tang ko, hindi rin maganda yung position ng tang ko. Dapat kasi yung tongue natin, yung tamang position niya, pagkawari, nakaganyan tayo, nakadikit dun sa gilagid natin. Eh, yun sa akin, hindi. Sabi ko, la, kaya pala. Tapos nung tinry ko siya i-exercise na ganun, kaya rin medyo pumait yung mukha ko. Sabi ko, nung tinatry ko siyang i-exercise na ganun, sabi ko, la, oh my God. Mas madaling huminga, tapos, na-straight yung dito ko. Ewan ko, basta naniniwala ko sa ganun.
pa-extend sa PC ni Jan. Bala kayo mag-extend na lang tayo ng onte. Ng onte. Hindi. Tongue position. Search nyo. Tongue posture pala. Kung gusto nyo gumanda yung mga panga nyo, guys, yun yung secret ng iba. Yung correct tongue posture, hindi kasi correct yung akin. Kaya, may double chin ako. Tingnan nyo, medyo nabawasan siya ngayon kasi yun yung pinapractice ko. Lagi kong pinapractice ko na ano, ganyan. Ganyan kasi sa akin, nasa, hindi nakadikit sa gilagid. Kuwari, pag natutulog ako, hindi nakadikit dun sa gilagid. Kailangan nakadikit siya. Sa inyo ba ganon? Kasi ngayon ko lang na-realize, nung nakaraan ko lang na-realize, mag-iisang linggo na hindi tama yung posture ng dila ko, kaya ang slow ng digestion ko. Biruin mo sa 21 years ko na yun, yun lang pala yung problem sa akin. Kaya hindi, kaya patabang-taba ako sa mukha ko, tapos hindi pantay yung mukha ko. Pero ngayon kasi, ayun o, medyo na ano siya, medyo na bawasan. Ewan ko. Tsaka yung, kaya ganun, kaya ako may double chin. Ay lang talaga yung gusto kong malaman, ba't kasi nasa'yo yung mga ganitong bagay. Tapos yung kasi yung dito ko, yung dito. Ayan. Ano man tawag din? Hump back? Hindi eh. O ba yun eh? Yung hump neck dito. Tinanong niya sa akin ng klase ko dati, sabi ko, Jam, ba't ano? Ba't ang taba ng dito mo or something? Or ba't parang ang weird nung ano? Sabi ko, oh my, hindi ko rin alam eh. Sabi ko, feeling ko, baka kasi mataba ako, kaya ano. Kaya ganun, may taba dito. Hindi. Yung pala, ano, yung dahil ngayon sa spine. Alam, yung tongue kasi natin, pag correct yung tongue posture mo, para related siya sa spinal cord natin. Yun. Parang sinusupport niya yung spinal cord natin. Parang ganun, yung tongue natin. Spinal. Ah! Spinal nerves din. Pala. Kaya pala sabi ko, wala. Kaya pala sarap din ang tulog ko. Ano man pa sinasabi ko? Wait lang na, nawawala ko. Hindi ko alam kung saan una kong i-explain. Basta yun yung tamang tongue position natin. Kailangan nakadikit sa gilagid. Yeah. Pagka naka-rest, pag hindi ka nagsasalita, ganun. Tapos, yung ibang guys nga eh, may ginagawa exercise yung mga guys para gumanda yung panga nila. Kayo ba? Feeling ko sa inyo normal kasi wala kayong double chin. Tsaka kung ayos yung digestion nyo. Basta ganun sa akin, effective sa akin. Tapos, basta hindi maganda yung posture ko. Kaya parang ang taba ko tingnan. Tapos parang slow digestion. Meron akong slow, ano. Slow ang digestion ko kasi, ayun nga. Hindi tama yung posture ko. Ganun. Triple nga. Anong triple nga? Basta search yun, lalabas yung mga related na ano. Tapos, ang galing, nagamot ko yung sarili ko. Ayun nga yung tawang-tang postures. Nabi ko na. Kaya, nahirapan din ako kumanta. Yung tension nandito. Lalang. Kaya pala pag kumakanta ako ngayon, sabi ko, labit parang hindi na siya masyadong natetense. Yung pala yun, dahil lang pala sa dila ako, kailangan ko pala exercise. Kaya pala pag sa mga voice lesson, pag nag-voice lesson kami, ina-exercise din yung tongue. Kaso hindi naman sa akin totally na-check eh. Kaya, ayun. Ay, sorry, Unopi. Tas ayun, pag na-correct yung tongue posture mo, mas magiging less yung neck pain mo at saka yung headache mo, mga ganun. Yun. Sabi ko nga, no, kaya pala minsan asarap din ang tulog ko, ganyan. Kasi hindi naman sakit yung leg ko or something. Kasi kaya siguro ganun, na iba yung posture ko and ano, kasi lagi akong naka-cellphone, tapos nakayuko, lagi akong nakayuko talaga, tapos ang bigat palagi ng dala ko dati nung nag-aaral ako. Dinadala ko lahat ng libro kasi, yan, sipag mo, girl. Oh. Tapos yun. Tapos lagi akong nakabayo ko sa ganyan. Ayun, yun yung mga napansin ko sa akin. Nung, ano, tsaka nagkapanga naman ako kahit pa paano, diba? 1 week pa lang yan. Tsaka nag-workout kasi ako. Kaya siguro ganun. Pero, try nyo guys. Tsaka nakaganda siya ng mood.
Alam mo yun, tsaka yun, yung napanood ko kay Sadhguru. Sadhguru, ano siya? Yung ano natin? Yung, parang yung ano ba? Yung pagkain... Wait lang, dahil niya kasi sinabi. Gusto ko sabihin lahat agad eh. Sa YouTube to. Wait lang. Ito, ito yung title. Tips to eat right and sleep less for students. Hindi ko alam ba't ako napunta dyan. Basta, sinesearch ko kasi ano, parang paano... Anayin ko kasi sinetch that time. Kung paano mag-focus yung brain, kung paano yung tamang pagkain. Ay, may, related ba sila sa mga bagay na yun? Kasi minsan, ganito kasi yung pumapasok sa utak ko. Minsan kasi, may mga taong pagkumain, inaantok. May pag, may mga tao naman na pagkumain, mas nagiging maganda yung focus sa mga bagay. So, anong kinalaman ng food sa focus mo sa isang bagay? Or kailangan mo bang kumain ng marami? Or kailangan mo bang kumain ng tatlong beses sa isang araw? Or kakain ka lang pagka nagutom ka? Mga ganun. Tapos ang dami niya kasing sinabi dyan, basta hindi naman siya, hindi naman niya totaling pinagda-diet ka. Hindi ganun. Pero parang dapat mindful eating. Hindi kasi lahat ng tao need kumain ng 3 times a day, 2 times a day, or 1 times a day. Depende talaga yun sa tao or sa kailangan mo. Kasi sabi niya, ayun, naalala ko, sabi niya, hindi daw dapat natin ginagawang religion yung food. Sorry guys ha, ano, basta hindi daw natin ginagawang, okay, hindi daw dapat natin gawing religion yung food. Tama! Yun, kasi, yung food kasi, fuel lang siya para sa body natin. Gets nyo? So, kakain ka lang, depende sa kung ano yung kailangan ng katawan mo. Meaning, kung hindi naman yung kailangan ng katawan mo, huwag mong kainin. Ano ba yung mga hindi kailangan ng katawan natin? Yung mga, ano, mga dead food. I mean, yung, ano, yung mga junk food. Yung wala masyadong nutrition, di ba? Alam mo yun? Kuwari, ganito yung kasing take ko sa mga sinasabi niya. Kuwari, ah, ano, sa, di ba, nasa, mostly sa inyo, ayan, donut. Mostly sa inyo, di ba, ang mga work natin, laging nakaupo. Laging table works. So, kung ano, kung ikaw kakain ka ng tatlong beses sa isang araw dahil yun yung nakasanayan natin, kuwari, yung mga nakasanayan natin Pilipino, nasa culture natin na tatlong beses kumain sa isang araw. Miso pa nga, may merienda, di ba? So, 6 na beses or may midnight snack pa, di ba? Eh, hindi naman yun kailangan ng katawan mo. Hindi yun mag-burn ng katawan mo kung lagi ka lang nakaupo sa desk. Kasi, eh, yun yung trabaho mo. Di ba? Hindi ka naman, hindi naman lahat sa inyo nag-workout, di ba? So, meaning niya is, ayun, kumain ka lang kung ano sa, kung ano yung kailangan ng katawan mo. Kaya sabi, wag mong gawing religion yung food. Kasi ayun yung ano natin eh. Guess nyo ba? Some of the French eats until they are not hungry. That's it. Oo, tapos parang, yun na-realize ko, oh man, minsan kasi 12 na, hindi pa naman ako gutom, ba't ako kakain? Di wala naman ako masyadong ginagawa para kumain. Diba? Pero may mga ganong culture, meron din ako mga napanood na iba eh. Hindi sila Indian pero yun din yung take nila sa food na ano, hindi mo naman kailangan magpakabusog lagi, ganun. Tignan niyo yung mga Japanese, di ba? Sa Japanese, may ganun din na pagka, ano, na 80%, pag 80% full ka na, wag mo na isagad ng 100. Ayun yung kinila, kaya, ano, hindi sila sobrang tumataba, di ba? Tayo kasi mga Pinoy, kahit hindi naman tayo gutom, kumakain tayo, alam niyo yun? Oh my God! Kaya ang hirap, di ba, hirap mag-diet yung mga Pinoy? Have you tried searching for Sadhguru's credentials? Hindi. Ngayon lang. Ano siya? Yoga guru. May ba kasi palipas oras ang food? Oo, yun yung sinasabi niya na ginagawang religion yung food. Diba? So, ayun. Pero kung ano, kung kuwari ikaw, sabi niya, kung kuwari ikaw, ano ka, kuwari, for example lang, kuwari athlete ka or ano ka, pwede kang kumain ng marami kasi ayun yung kailangan ng katawan mo eh. Kailangan mo ng fuel para makagawa ng maraming bagay. Pero kung ikaw, hindi ka naman mag-exercise sa isang araw,
huwag ka masyadong kumain eh. Baka naman hindi ka naman kasi talaga gutom. Baka lang naiisip mo lang na gutom ka or feeling mo kailangan mo kumain kasi yun yung nakasanayan or kumakain kasi iba mong kasama. Diba? Yun. Kaya parang meron kasi ako nabasa, nire-relate ko lang. Meron kasi ako nabasa na yung food, pwede din siyang mag-cause ng stress sa katawan natin. Ayun, sabi din niya na huwag kang kumain ng ano, ng parang makakapagpa-stress sa'yo. May sinabi siya, wait lang, na hindi ko pa rin, hindi ko masyadong ano, maano, na yung pag kumain ka ng, kware mammals na ano, yung mga hype din naman tayo. So, nilang, yun kasi, ano, may sarili, may emotion yun, may sariling isip din yun. So, pag in-integrate mo yun sa'yo, kware in-intake mo yun, pero yun sabi niya, pag in-integrate mo yun sa'yo, parang, mas stressful yun sa, mas magiging stressful yun sa katawan mo. Kasi, yun nga, ngayon, ma-integrate mo yung, ano, emotions nun, tsaka yung, ano nun, yung, mga iniisip din nung hayop na yon. Kasi ikaw meron ka ding ano eh, meron ka ding emotions eh. Diba? Kumbaga, madadagdagan yung emotions mo and yung mga ini... Basta yung bagay na yon. Guess niya ba? So yun, dapat daw, kumakain tayo ng mga buhay na food na, hindi literal ah, basta mga buhay na food para mas makapag-focus tayo sa bagay. Mas madali tayo mag-focus. Yun kasi yung tips niya eh, para makapag-focus mga students. You know, how to sharpen your venture, turbanist. Tama ba? Ah, what to, ano, how to eat right. Yun. Yun. Like, yung mga nuts, yung mga gulay. Yung hindi masyadong stressful sa katawan natin. Ganun niya kasi, paano niya in-express yung, ano niya. Ay, tari, thank you, TC Beans. Ganun kasi, edi manok na buhay. Medyo may pagka-ano nga yung sinabi niya, may pagka-vegetarian turbanist. Basta yung sinasabi na hindi na naman niya iniisis na maging vegetarian ka or what. Pero kung kakain ka man ng... Basta parang ang sinabi niya doon, fish the best yun. Fish the best. Hindi naman siya... Ano ba tawag doon? Hindi naman niya sinasabi maging vegan kayo or vegetarian kayo. Pero... Huwag kayong masyadong kakain. Ito, parang sa, ano, madaling salita, huwag kayong masyadong kumain ng karne. Masyado. Kasi stressful yun sa katawan natin. Pero kasi ako, sa mga nababasa ko before, stressful yung, kunwari kay Wako, sabi ng doktor, huwag siya kumain ng masyadong protein. Kasi mataas yung protein niya. Pag kumain siya ng protein, stressful yun sa katawan niya kasi hindi nga kaya ng, ano ba yung nag-ano ng protein? Kidney niya. Kidney ba or liver? Kalimutan ko eh. Basta yun, masyadong stressful yun sa kanya kasi mataas na nga yung protein niya, kakain pa siya ng protein. Hindi na yung madadigest ng ano niya, ng system niya. So, ayun yung sinasabi niya. Guess niyo ba? Hindi naman in a bad way na pag kumain ka ng karne, stressful na agad yun sa katawan mo. Eh, paano kung kulang ka sa iron? Diba? Siyempre, kailangan mo kumain ng karne. O, diba? I mean... Kailangan mo lang alamin kung ano yung mas bagay sa'yo. Basta ganito na lang, lahat ng sobra, lahat ng sobra, masama. Ganun. Kapag nag-leak yung protein sa urine, kidney yung problem. Ayun, kidney pala, yung kay Wako. Kasi kay Wako, kidney and liver eh. May advice nga na nabasa ko mo siya, no? Sa process. Ayun, yun yung mga dead food. Yung mga processed food, yun yung mga dead food na hindi naman kailangan ng katawan natin. So, tingnan nyo, pagka in-intake nyo yun, anong magiging benefit? Wala. Diba? Additional. Wala lang. Tsaka yun, wala namang ano, I mean, nag-e-effort yung katawan mo na i-digest yun na wala naman siya nakukuhang benefit. Gets nyo? Nag-e-effort kayo, tapos wala kayo nakukuhang benefit. So, parang ganun yung pagka kumain ka ng junk food and ng processed foods, mga unhealthy foods. Pero syempre, guilty ako dyan. Guilty pleasure ko din yan. Kumakain na ako ng mga junk foods. Pero, minsan lang, kasi nag-workout naman ako. Kayo ba? Nag-workout kayo? Hindi. Tsaka, unti-unti lang, syempre, cheat day. Oh, masarap kasi, paano ba daw pigilan ng cravings? Paano mo pigilan ng cravings? Wait lang, na-search ko na yun dati. Pagka ikaw kumain ka ng mga real foods, whole foods, yung mababawasan yung cravings mo dun.
maraming guilty. Hindi naman yan sobrang masama, pero bawasan nyo, huwag nyo araw-arawin. Kahit inaaraw-araw kong mag-Milo everyday. Joke lang. Pork lang po inuun. Pero kasi, depende yan sa tao. May mga ano yun, may mga taong malakas kumain ng karne pero sobrang healthy pa din nila. Depende yun sa system nila. Pero ikaw, ito pa. Malalaman mo yun, depende sa shape mo. Kunwari, hindi lahat kasi ng malalaking tao, sabihin na natin ito para maintindihan na lahat, hindi kasi lahat ng mataba healthy. Diba? Ang batayan talaga ng pagiging healthy is kung lean ka, kung fit ka talaga. Hindi sinasabing payat ka, pag fit ka. May mga tao talagang malalaki, pero fit. Hindi sila mataba. Fit sila. It's nyo. Yun. Pagka fit ka, tapos marami ka nagagawa sa isang araw, hindi ka madaling ma-exhaust. Yun. Ibig sabihin, healthy ka. So, yun. Pagka wala ka ng mga qualities na yung ibig sabihin, kailangan maging mindful ka sa pagkain mo, sa routine mo, and all. So, yun. San kaya kami categories? Feeling ko hindi kayo healthy. Ako din, hindi rin ako healthy. Hindi tayo lahat healthy. Jan, nakakita ka na ba ng clip kung saan nakita mo kung gaano kahaba din na ng baka? Hala, hindi. Kaya mo mag-pull ups dyan? Hindi. Kasi, nasa process pa ako ng pagiging fit, guys. At least I'm trying. Sana kayo din. Diba? Pero mas healthy ako ngayon kesa dati. Alam nyo bakit, guys? Kasi, before ako mag-MNL, sobrang hikain ako. Noong nag-MNL ako, syempre, nagkaroon ako ng routine na lagi na ako nag-exercise. Oh, wala yung hika ako. Ano? No, ha? Wala yung hika ako. Ibig sabihin, mas healthy ako ngayon kesa dati. Diba? So, di man tayo lahat pinanganak ng malakas na agad. Alam niyo, malakas na agad resistensya or malakas ka na yung ano mo. Ha? Sabi ko. Yun, basta yun, di naman tayo lahat pinanganak ng ano, malakas. So, okay lang yan pag tinatrain yung maging malakas kayo. Tsaka, huwag mo nyo isipin mag-diet or something, no? Kasi feeling ko naman, mas healthy kayo sa akin, sa part ng, ano, mas mabilis digestive system nyo. mas mabilis yung digestion nyo kaysa sa akin. Mas healthy digestive system nyo kaysa sa akin. Sa akin kasi hindi. Metabolism. Oo, tama. Healthy pag walang lumalabas sa yearly physical exam. Ayun, no? Hindi, sa akin... Ewan ko. Basta depende yun sa shape nyo. Pero mas maganda na ano, may mga routine din kayo, ganyan. Ako kasi wala lang. Gusto ko lang improve yung sarili ko. Sa mga ganitong bagay, alam niyo, sabihin nila weird na kung ano ka na pinawala mo. So what? Lala lang. Hindi ako galit naman. Basta sabi ko lang sa inyo, sige nga, ang galing naman. Nakakatawa naman, may mga ganito rin pala. Learn si Jim Quick. Learn faster, work smarter. Anis. Study anything quickly. Yan yung mga ganyang gusto ko eh. Ayan na, na-extend na. Ala, 14,000 pa lang ako. Gara nyo, kala ko ba 50,000? Na-extend. Wala tayong ano ngayon. Wala tayong roll call. Pass muna, mababayan. Mababayan? Yen? As in yen? Ah, mababapalitan. Wala na akong balita sa ganyan. Ako kasi guys, nababother ako. Pagka feeling ko ang unproductive ko sa isang araw, nababother ako noon. Pagka hindi ko nagawa yung mga gusto ko, ibig sabihin, health conscious ata tawag sa akin, hindi ko alam. Pero, ayan, kahit di ko kayo masyadong na-entertain sa pagkanta ka na ko or sa kung ano man. At least sana may natutunan kayo. Nakinig ba kayo sa akin? Baka din kayo nakinig. Sa bagay, wala din naman ata nga niyong pinagsasabi ko. Share ko lang yung mga pinagkakaabalahan ko.
Hindi ako nag-chat sa mga kaibigan ko, pero nanonood ako ng mga ganito. Kakarating ko lang eh, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang tamang tang posture. Sinabi ko na kasi, nakailang tanong ka na eh, kung ngayon sinagot ko eh. Ano uli yun? Yun, yung tamang tang posture is kailangan nakadikit siya sa gilagid mo, sa taas. Sa taas? Oh, ayun na, unupi pag yan, tinanong mo ulit, ewan ko sa'yo. Sa oo nga, sabi mo na panood mo. Panoodin nyo. Para gumanda yung panga nyo. Yes nyo? Para gumanda yung panga nyo. Maganda yun sa mga lalaki. Kaya, sinasuggest ko sa inyo na meron pang isa eh. Mewing ba yun? Mewing. Mewing? Mewing. Tama, paano isa? Paano i-pronounce? Sa mga model na... Mewing. Pero sa akin, di ko alam kung diba mewing ako. Basta, ina... Hindi eh, kasi may mewing na ano, na may kinakagat, para gumanda yung panga. Yun. Sa mga lalaking model ah, yun ko usually nakikita, yung ganun. Naggaganon sila, para gumanda yung panga nila. Tapos, pak! Ganun. Kailangan pantay yung upper and lower teeth, di ba? Oo, yan. Tama yan, unupin. Yung sa mewing, ayun. Alam ko may exercise, ina-exercise yung panga, may kinakagat sila doon. Tapos yun, kasi yung tamang tongue posture na ayos din ng mewing. Yun, ata. Ata. Ayan, kasi lumalabas eh. Akala ko tungkol sa pakul mo yung mewing. Osh, di pala ako nag-out sa work. Wala tayong roll call ah. Kasi, wala tayong 50k. Bukas ulit guys, bukas meron ulit akong ano. Meron ulit ako live. 6 p.m. ulit. Roll call mo na. Sige na nga, roll call ko na. Sabi niyo eh. Ano lang? Ay, oo, sige. Gusto ko. Kasi si Joe. Eto, top 20. Sam. 19, Amy Edits. 18, Your Mafia. 17, Panat sa JD. 16, Orion. 15, RDJY. What happened, Alisa? 14, si Alisa. 13, User 111. 12, Jero GG. 11, Benson. 10, Iklok Manda. 9, Ari Tianan. 8, Player 2. 7, si Atria. 6, TC Beans. R, si Romelian. 4, Watakun. 3, Ramilki. And 2, Nos Abilion. 15, Billion of Manila. And number 1, Joe Sarte. Yay! Baka magtaa, baka magtampo ba? Sorry ah. O, yan na, ni-roll call ko na. Bye-bye na, guys. May natutunan ba kayo? Hindi man kayo nakinig eh. Hindi kayo nakinig. Gagawin nyo yan ah. Gagawin. Ala! Nag-send pa siya. Yay, 15k. Hoy, baka hindi nyo gawin yun ah. Sinasabi ko sa inyo, gawin nyo yun. Yung mga ginagawa ko. Try nyo lang. Pag yan, let's change for, ano, let's change for the better. Let's improve ourselves. Woof! Sinashare ko na sa inyo kung this total sinasabi nyo, eh, kumait ka ganyan. Sinishare ko lang kung yung mga secret ko. Mali nyo, makatulong doon sa inyo, di ba? In the future. Mali nyo, isinabi to di dyan na, ganyan. O, mali nyo, maisipan yun. Ay, parang gusto kong pumogi or gumanda. Yun. Wala na nga eh, wala na nga kayong law project, wala kayong dedication. Ano ba yan? Ba't wala kayong dedication, ha? Ha? Tapos nanonood-nood kayo dito. Ano? Meron, pero sino si Sanguro, ano sinasabi ng Diyos? Search nyo para malaman nyo, para makarelate kayo sa akin. Yee! Sakto lang, ako dedicated. Kasi uno, pinag-workout tata, yan di. I'm not telling you na mag-workout kayo at magpapayat kayo or maging kasing conscious ko kayo na kailangan maganda ako, pogi ako, ganyan. Hindi. I mean, it's for your, ano, for your health ba? At para may mabago sa inyong routine. Pull up bar. Gusto ko rin yan, kaso,
Gusto ko rin yan eh, kasi yun, ang taba ng dito ko. Kasi, pag yun dito, pag mataba yung dito, ano eh, parang mahina yung likod. Gusto ko mag-toned yung katawan ko, ayun. Hindi po mayan. Hindi naman masyado nag-e-scale eh. Kasi hindi naman din siya consistent, at saka hindi na siya bumababa. So, nagbe-base na ako sa, ano, mga physical change na nangyayari sa katawan ko. So, yun, bumili kayo ng pull-up bar kagaya ni Uno P. Hindi, legit, sa mga guys kasi, mas madali sa inyong magpalin. Pero kailangan niyong i-forsige rin. Lala. Na all. Diba? Wala ata sa inyong nagsasabi ng ganyan. Ano bang ini-influence sa inyo ng mga tao, ha? Tumambay. At least sa akin, ini-influence ko kayo na maging health conscious kayo at mag-workout kayo. Ano? Baka sabihin nyo sa akin, puro paganda lang ako dito, pakit lang ako dito. At least may sense yung sinasabi ko, ano, mag-Twitter. Gumawa ng mga memes, ha? No. Bala kayo dyan. Kumanta sa ako. Sabi sa inyo. Na joke lang. Guys, bye-bye. Ang bango ng shampoo ko ngayon. Bye-bye. Gumastos sa Oshi po tinuturo ng iba. 9 PM. Sige. Tag nyo. Ay, hindi. Hindi pala tag. Send nyo sa IG. Wala nang ugu-ugu. Bye-bye na. Bukas meron ulit akong live. Bye!